So ayan nga, no, meron ako ditong air brake leak down test dito sa unit ko. So ayan, ang gagawin lang natin is sisalag lang natin yan. Kasi nga, lagi ako nade-drain. Tuwing magpa-park ako, nade-drain ako. Hindi naman siya ganun kabilis mag-drain. Tuwing mag-gain lang ako ng hours ko, every 10 hours yun, nade-drain siya. So ayan, kailangan pa tayong makina naka-engine start on para mag ano siya, mag leak test na siya. Sabi niya dyan is refill depth soon to prevent engine derate. Ano naman siya, yung mataas pa yung level nung DEF ko. Yan, no? Mataas pa. Hindi pa naman siya kailangan magsalin right away. Pero ang nangyari kasi dyan is hindi siya na warm up. Kasi nga holiday dito sa Volvo, sarado yung gate, wala ring tao. So hindi na warm up. So nangyari, frozen yung DEF fluid natin. So sabi naman sa akin dito sa Volvo, i-warm up lang para mag-melt yung DEF. So ayan, nawala na yung ilaw ng DEF, tapos biglang tumaas yung gauge kasi niya sinalinan ko siya. So good to go na ako at na-warm up na rin siya. All good. So good morning mga kabiyero. Yan, narito ako ngayon sa rest area. Dito na ako natulog sa South Dakota rest area. So yun, magche-check lang ako pre-trip. Then habang nagpapainit ng truck is kakain tayo. So magche-check lang muna ako bago ko pandarin yung truck. Everyday kong ginagawa bago mag-start ng truck is mag-check ng langis. Kasi nandiyan ang buhay ng makina ng ating unit. So yun, so magbibigay lang ako ng isang tip regarding sa mga truck stop at rest area. So check lang muna ang truck, pakita ko sa inyo. Bagong change oil kasi ito eh, truck ko. Yan, maganda pa yun, maganda yung lamis. Bagong change oil, bagong greasing. So ayan, at least condition siya ngayon. Wala namang medyo
tagas-tagas. Yung coolant nasa kalahati ng maximum minimum, so okay pa siya. So nagsasalin ako ng coolant kapag below minimum na, kasi ito namang maximum. Ayan, may level na ganyan. Ito lang yung hanggang dito lang yung level niya pagka kailangan mo magsalin. Pagka narito na sa minimum, kailangan mong top up. Kasi pagka sinagad mo lagi siya dyan sa maximum, nasasayang na yung coolant, nag-o-overflow. Ito lang naging problema ko ngayon dito, na lagi siya nade-drain yung hangin. Chinek na sa Volvo, di nila makita. Siguro ako na lang mag-check, pero sabi naman sa akin hindi naman daw siya malaki problema. So meron lang siyang small leak na hindi makita. So baka ako na lang din ang maghanap. So yan, habang nagwa-warm up, diretso na rin ako ng pre-trip. Pre-trip tayo. So antayin kayo mawala yung ano. Trip assist, exterior light. Yeah. Check yung mga belt. Yan. Yung idler pulley ko medyo may kunting angit-it na. Well, mukha may humila. Ilaw. Napaka-importante ng seal, baka may nagbukas din sa gabi. So ayan, lalagay silado yan. Ayan, wala naman, okay. Wala naman singaw ang ating tangke rito sa trailer. Signal.
ito, bago register na yung truck ko, 2022. Updated tayo lagi. So yan nga, no, meron ako ditong air brake leak down test dito sa unit ko. So yan, ang gagawin lang natin is sasalag lang natin yan. Kasi nga, lagi ako nade-drain. Tuwing magpa-park ako, nade-drain ako. Hindi naman siya ganun kabilis mag-drain. Tuwing magigain lang ako ng hours ko, every 10 hours yun, nade-drain siya. So yan, kailangan pa tayo yung makina, naka-engine start on. Para leak test na siya. Then press and hold service brake before start leak test. Okay, so apakan natin yung preno, yung put brake. Mag-apak mo niya, magka-countdown na siya. Then start. So makita natin kung talagang meron siyang leak test. Meron siyang leak yung hangin natin. Although nade-drain siya every night. Yun na 10 hours. Hindi naman siya ganun sa ka big deal sabi sa akin ng Volvo. Siguro hahanapin ko na lang siguro pag may time ako. Yan, no. Keep foot on brake until test is complete. Yan, hold for, yan, nagka-countdown siya. So, lalabas dyan kung ano talaga yung ano natin. Yan. So, yun lang, nag-drop lang siya ng -1 sa primary. Yan. Yun lang. So, yun lang yung ano, nag-leak lang siya ng -1. Hindi siya ganun kalakas yung leak niya. So, kaya okay pa siya. Kaya yun, tinest din naman nila yan sa Volvo nung bago ko kinuha. Siguro dahil malamig. Yung mga bulb, mga rubber doon sa mga bulb is medyo matigas pagka malamig. So kaya siguro hindi siya bumalik ng ayos. So I don't know. So malaman natin yan pagka na-check ulit natin ng actual yung mga line at yung mga maliliit na line pa. So yun lang at good to go na ulit ako. Magbe-breakfast lang then heading na ako puntang down to Texas. So ito yung binibreakfast ko tuwing umaga. Hindi naman tuwing umaga. Lagat ito ng malamig na panahon. So, mahilig kasi ako sa seafoods. So yan. Cup noodles spicy seafood. So yan. Hindi po ito sponsor. So yun lang. Masarap lang siya kainin tong umaga. Lalo pag gagarto ang panahon. Gagan niyang malamig. So malamig ngayon dito. Temperature ngayon dito is 0. Pero may snow. So yan. Kama na ako mga kabiyero. So andito na ako sa Iowa State. So approaching na ako ng Nebraska. And yun. Siguro maligo muna ako dito sa truck stop. Napakaganda ng weather ngayon dito. Temperature is +6. Walang snow. Meron
meron siyang konti-konti lang, pero parang kumbaga sa ano, nagtuto na malapit na ang summer sa lugar ko to. Tento yun. Mainit kaya kailangan ko maligo. So meron akong matadaanan ngayon na pilot. So mag shower muna siguro ako bago ako magpatuloy ng ating pagbiyahe. So yun yung pilot. Matatanong ako na. So gabi na ulit, dito na ako sa Kansas City. Presyo sa pump, discount din pa yun. So kailangan makahanap kami ng mga, as an owner operator, kailangan makahanap kami ng medyo mas mura. Kaya dapat talaga pinaplano mo yung biyahe mo, kung saan ka mag-fuel, saan ka mag-top up, at saan ka titigil. So ito, yung fuel ko ngayon is mataas ng 1/4, halos kalahati ng 1/4 kalahati. So abot-abot pa to doon sa pagsasalinan ko sa may bandang Oklahoma na. So sa delivery ko is nasa 600 megit pa kilometer sa delivery. So yung kung saan ako magsasalin is nasa ako na lang siguro, nasa 200 something kilometer. So abot-abot pa. Ginagamit ko nga palang apps na para mag-check ng mga truck stop kung saan ako umihinto is yung tracker pad. So pakita ko sa inyo mamaya yung how, paano mag-check. Makikita nyo lang pati yung timbangan na madadaanan mo kung bukas or sarado, may mga gasoline station kung gaano kalayo sa mga kung saan narurong ka location. So na-estimate mo yung layo o yung distance mo at yung oras mo sa ilag kung aabot ka o hindi. So kailangan talaga is plan your trip. So yun, paginto ko rito sa ano, sa rest area is pakita ko sa inyo yung apps.
dito, sigurado siksikan na rito. So doon lang ako sa medyo malapit-lapit. So yun, nandito na ulit ako sa rest area ko saan ako mag-take ng aking 10 hours para bigyan ulit ako ng 11 hours drive. So yun, ipapakita ko lang sa inyo yung ginagamit kong apps para doon sa mga bagong nag-gumagraduate na truck driver dito sa Canada, Canada at bumibiyahe rin ng US. Ito, papakita ko sa inyo yung ginagamit kong apps para yun nga, gaya nga sabi ko, yung mga tracking, I mean truck stop na tinitigilan ko para hindi ako nabibitin sa oras, hindi nasasayang yung oras ko na paghahanap ng parking spot. So yun, ginagamit ko is yung tracker pad. So makikita nyo rito yan,
So dito, yan, yung kagaya niya, sample, narito ako sa location na to. Wait, ating yan o. So kung nasan kang location, makikita niya yan dyan. Tapos pag halimbawa, pipindutin niya siya. Yan. So lumalabas yung report niya kung halimbawa siya is marami pang parking spot or full. Yan, ganyan siya lagi. So lahat, halos lahat ng mga trackers dito sa US itong ginagamit para yan, ito yung ginagamit dito sa US para malaman nila yung status nung location kung saan sila gusto magpark. So yun, buong Canada US yan, makikita yan. Hindi lang kahit sa mga naglo long drive na mga halimbawa yung mga maliliit lang din na mga sasakyan, pwede nyo rin tong gamitin kasi itong mga gasoline station naman ng mga ito, ano lang sya, yung meron ding pang maliliit na sasakyan, 24/7 yan. Tapos yung mga rest area yan, halimbawa yan rest area yan, mapapakita rin dyan yan kung may anong meron doon sa rest area na yon. Ano ba, parking spot o pwede siyang overnight parking. Tapos may wifi yan, pwede siyang magana ng, pwede kang magdump ng ano, ng RV. So yan, napakalaking bagay po nito sa mga bumibiyahe, mga kabiyero, mga Canada, mga US or kahit saan ka pumunta rito sa na lugar. So yan, malaking bagay po yan. Yan sa Winnipeg, yan makikita mo lahat, para siyang mapa. Mapa siya na inano niya lahat ng mga truck parking or rest area or halimbawa ito, yung ito pang isa, yung timbangan, yung DOT scale to. Yan, halimbawa ito, ito click mo lang siya. So sasabihin niya diyan kung open or close, lumalabas siya diyan. So ngayon yan, 1 hour ago open siya. Pagka namakita mo rin dyan yung history, saan ba yun, gusto mo makita yung trends nya, yan kung anong oras sya nagbukas o anong oras sya nagsarado. So yan, napakalaking bagay no, mga kabiyero, hindi lang sa mga tracking, sa mga nagtatruck driver, sa mga especially din sa mga naglo-long drive yan, malaking bagay din po yan. Yung mga gasoline station at saka mga rest area. Tsaka yung halimbawa, yung mga kainan yan. Halimbawa na lang ito. Ito lang, ito lang tinigilan ko. So yan. Yan. So pagka pinindot mo yan, puno, lot is full na, puno na. Buti na nakapark tayo ng mga garito. Ito, food. Yan, mapakita na rin yan kung anong mga fast food ang meron sa loob. So yun, tapos kagaya kong na owner operator, malaking bagay din yan, lalo pagka yung magpupuel ka. Yan, gaya ito, magpupuel ako sa parting Oklahoma na dito sa Edmond, ito Flying J. So yan, puno na yung parking. Dapat didiretso ako rito pero hindi na ako nagsapla kasi nga full na siya, 2 hours ago bago pa ako tumigil dito. So kaya dito na ako tumigil. So yan, check mo lang siya. Yun, lalabas dyan yung fuel price ng diesel at saka ng DF. Yan, kung ilang lane, kung ilang shower yung available, scale, ATM machine, parking spot. Yan. Pwede pa yung pagkakoy, kailangan mo mag fax scan, meron din sila dyan, transflow, mga ginagamit ng trackers, saka scale, DOT scale, cut scale. So yan, napakalaking bagay, napakadaming information kang makukuha rito sa apps na to. Ito, kaya nyan, diba, nakita natin is, ang fuel sa lugar na to is 3.3. So yung susundan nitong Flying J na to mula rito, yung sunod na Flying J or Pilot,
na madadaanan ko is parting ano ba ako dadaan, 35. Napin natin. Kailangan alam mo rin yung route na dadaanan mo para talagang nakaplano yung biyahe mo. So Oklahoma, pupunta ako ng Arlington, Texas kasi. So dito tayo dadaan. So yun dun. For example na lang, check na lang natin dito. Halimbawa. Ito. Wichita. So, yung sunod na dadaanan is 3.5. So, malaking bagay siya kasi alam mo kung saan ka magsasali ng medyo mas mura ng konti na fuel. Kasi hindi naman lahat ng fuel station is pare-paras ng fuel. So ayun no, at yun lang at yan, nagbigay lang ako ng konting tips sa mga nagbabalak mag truck driver at gustong bumiyahe ng Canada, US. Ito, malaking bagay ito, na-download nyo lang sya. Ayan, tracker pot. Makita ko sa inyo yung ano yan. Ayan sya, meron akong app na ginagamit, naka-folder sya. Yan, tracker app. Tracker fat, ito yung lahat ng gasoline station, rest area, DOT scale, yan. Tapos itong pilot flying J, ito ginagamit ko naman to kasi more on pilot flying J yung ginagamit kong kung saan ako nagpo-fuel, nagta-top up. Tapos itong iba naman, ito dati sa ginagamit ko to sa ano. Nung nasa ibang company pa ako, yung pagka naglo-load ako ng hazmat. Tapos itong vector na to, yun pagka magse-send ka ng mga papeles sa opisina, to ginagamit, hindi ka na magpa-fax. So yun lang, konting tips lang din ang binigay ko mga kabiyero. So maraming salamat po sa mga sumusubaybay sa ating vlog, mga ginagawa at saka pinapakita. So ganun lang at at least eh, makatulong sa mga nagbabalak mag-trucking or mag-truck driver or nagbabalak mag-owner operator ng isang unit. Magsimula muna tayo sa isa hanggang sa alam niyo na, hindi naman doon natatapos yung ating mga plano sa buhay. So yun, tsaka sa mga mahilig mag-long drive, yan malaking bagay yung apps na yun. At yun nga, mga gas station or rest area kung kailangan magpahinga pag dahil sa sobrang pagod mo sa biyahe. So malaking bagay. So ayun, at maraming salamat and shout out kay Pinoy Tracker at sa lahat ng mga sumusuporta sa kanyang channel. At yun nga, naka 100,000 subscriber na siya, nakuha na niya yung silver play button niya. So yun, lahat naman welcome magpa-picture sa kanyang plaque dahil yun naman honored para sa lahat ng sumusuporta sa Pinoy Truckers. And then yun, sa mga kapwa ko truckers dito sa Canada, sa Winnipeg, sa Calgary, o mga ka-truckers dyan, yan. At yun lang, at dito na ako magpapahinga and then bukas is diretso na ako ng delivery. So wala pa akong reload, so tomorrow malaman ko bukas ng maga. At sana pagbalik ko ng Canada hindi ganun kasama yung weather, although dito maganda, tuyo-tuyo yan, tuyo-tuyo rito, walang snow. So yun lang, at maraming salamat ulit. And hanggang sa muli nating pagkikita sa daan mga kabiyero, ingat-ingat lang po lagi, Happy New Year, and sana maging okay ang ating 2022 at mawala na itong ating kinakaharap na pandemic. And sana tuloy-tuloy ang ating negosyo at maging successful tayo sa ating mga buhay-buhay. At wish you all the best sa lahat ng mga sumusuporta, nanonood, at saka sa mga
sumusuporta sa Pinoy Truckers at saka sa akin na isang manlalakbay Byahero. So keep safe and keep on trucking. Keep safe and keep on trucking.